Hello po, magandang araw. Ako po si Enzo. Bali, magba-unbox po ulit tayo ng binili ko sa Lazada. Ngayon naman, i-unbox natin yung BM800 na studio recording condensed microphone. Ayan. Bali, maganda kasi yung ano niyo, feedback niya sa mga comments sa Lazada. So, ito na yung pinakamagandang condensed microphone na magbibili ng mura. Nabili ko ito, bali, 999 lang. Nakaseal siya ng mga 60%. So, buksan po natin siya. Bali, may tatlo siya dito eh. Ito yung condensed microphone. Tapos, meron siyang microphone stand. Ito yung mahaba. Tapos, may pop shield naman siya. Yung nagsasala ng voice. Dumating yung delivery, bali, 4 days lang. In order ko siya ng June 20. Dumating siya ng 24. So, naka-bubble wrap naman. Kaya, medyo safe yung ano niya, packaging niya. Ngayon, buksan po natin. Kasama pala itong ano, yung USB sound card na USB to jack, kasi kung gagamit ka ng laptop kailangan meron kang USB to jack na converter. So, may UP siya konti. Siguro sa delivery na to. Ito yung condenser microphone niya. Condenser microphone niya. Yung una sa tatlong box. So ito yung parang ano niya. Tawag dito. Parang filter niya. Tapos meron din siya na ito. Walang paano setup. So may guide naman. Kaya lang Chinese yung nakalagay. Hindi natin maintindihan ito. Nahuhula na lang tayo kung paano setup ito. Ay hindi, may English pala. English na nakalagay. Ito yung nakalawit. Nahirap pala to. Kasi pinunod ko to. Kala ko madali. Nahirap pala siya yung gabit. Ito yung wire niya. So, ito yung kakabit natin mamaya sa USB. Tawag din. USB sound card. Ito yung dulo. Itong condensed microphone. Pwede mo siyang gamitin pag ano, trip mong kumanta. O kaya ito kadalasa ginagamit sa mga spoken poetry. Sambala ko kasing ano, spoken poetry. Kaya lang sa tayimik na lugar. Ito kasi maganda yung convert nito sa ano, nakaka-cancel out na yung mga noise. Ayan, tsaka napapalinis niya yung voice. Siguro kahit nanginginig yung boses mo, napapakinis niya dito sa condensed microphone. Pangalawang box naman ito. Ito yung pop shield pala na sinatawag nila. Ito kahit hindi naman na siguro kailangan to, pero yung kung anong gamit ito. Pop shield. Mamaya susubukan natin kung gumagana siya, kung may nagbago talaga sa mga audio. Yung pop shield niya. So bakal pala siya. Kala ko plastic lang, sumatibay-tibay pala to. Mga ito namang box niya yung ano, stand niya. Ito, pinakabakal niya na stand. Walang alam kung lalo dito. Malaki pala to. Ay, saan niya. Ini-screw pala to sa mesa. Ah, meron pala siyang spraying. Sana may instruction. Ayan. Pwede na. Ito kasi maraming ano, okay siya sa 999. Setup na lang natin siya. Setup na lang natin siya. Daaralan ko muna kung paano siya. Base. Base mo nito. Ah, ito na yan. Baka
Napakahirap naman ito. Tama po ba yung pinagagawa? Yan ang mga si drawing to, hindi makaintindihan, no? Lahat hindi makaintindihan yung drawing niya, niyo. So, ganito nga siya. Tapos, so, lalagyan mong ganon. Ano yung sinampay yan? Ang sampahayan. Yan, bali na itayo na natin siya. Ang oras kong pinag-isipan to kung paano ipatuloy. Ngayon, yung microphone naman ikakabit natin dito. So may adjustable siya. Yan. Yan. Kung gusto nyo i-adjust. Ito naman ikakabit natin. Yung mismong ano nga. Mismong condenser microphone. Ito yung pinaka-importante. Yan. Ito pag sira to, sayang ang lahat. Ayan. Magiging ano na lang to, selfie stick na lang itong ano. Magsira yung mismong microphone. So yung microphone yan. Yung parang sa mga ano. Ito na yung ano. Manual. Okay. O, wala siyang paraan kung paano. Ngayon, manghuhula tayo kung paano gawin. Manghuhula naman tayo. Ito, nakalagay dyan. Magbe-base na lang tayo sa drawing. Baliktad ata. Magkakabit na natin yung pinakaano nyo. Hindi siya gagana kasi kailangan pa ng USB sound card. So ito yung USB sound card na binili ko ng 368. Yung pula para sa audio, yung green para sa headset. Yan. Ito yun. Ito yung ano niya, brand niya. So Benchon. Yan. Ngayon kakabit na natin siya sa pula. Yan. Nare-read na niya, pwede na tayo mag-record. May kakabit niyo naman yung headset, pwede naman dun sa USB sound card kasi dalawa naman yung jack na pwede dun. Sa headset, tsaka dun sa audio. So, kakabit na natin siya dito. Kabit lang natin siya dito. Yan. Kung meron ka ng headset, meron ka ng audio na magkahiwalay. Okay to pag gumagamit kayo ng ano, OBS. Yan. Kasi sa OBS, maganda pag hiwalay yung audio, camera, hiwalay. Hello, hello. Ito yung walang pop shield tsaka walang windscreen. Hello, hello. Ito yung walang pop shield tsaka walang windscreen. Kabit natin yung pop shield. Ito po yung pop shield. Yan. Tapos susubukan natin kung anong pagkakaiba ng may pop shield sa wala. Hello, hello. Hello, hello. Ito yung may pop shield tsaka window screen. Windscreen. Hello, hello. Ito yung walang pop shield na may windscreen. Susubukan natin siya kung pwede siya sa cellphone. Sana pwede siya sa cellphone kasi para mas astig yung pagpa-vlog. Tapos madali. Ayan, subukan natin. Subukan ko, hindi siya pwede sa cellphone. Hindi na lang pa ng up to programming ano, para ano, software para ma-read niya yung audio ano, input tsaka yung output ng ano, ng condenser natin, microphone condenser. Overall, maganda yung product niya para sa 999 tsaka mabilis yung delivery niya. So, meron na din siyang ano, pop shield. Ayan, may pop shield siya. Meron din siya microphone condenser. Saka yung stand niya. Yung stand niya medyo matibay kaya maganda. At solid siya kaya hindi madaling mag-loose yung mga ano niya tornillo. So okay naman yung kanyang product. So, bali sulit siya para sa 999. So asahan nyo, ito yung gagamitin kong setup. Pag ako gumawa ng mga spoken poetry o sa mga vlog ko, sa mga susunod na vlog ko. Pwede rin siyang gamitin sa gaming,
lalo na pag kinoconnect nyo yung cellphone sa laptop gamit yung OBS. Sa next vlog ko, patuturuan ko kayo kung paano gumamit ng OBS, paano mag-setup ng OBS para sa mga live stream. Bali, yun lang po. Maraming salamat.